Yo, what's up mga ipop? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ng isang RTA na nanggaling sa DJ Flavor. Yun ay ang Torch RTA. So, pinadala nila sa akin to para gawa ng review dito sa channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, promote ko lang yung second channel ko, James Puff Vlogs. Diyan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok. Search nyo lang is James Puff. Lahat ng link is nandyan sa description box. Alright, so quick specs lang muna tayo dito sa RTA natin. So, meron siyang capacity na 5.5 ml ng e-liquid, top airflow tayo, then dual coil. Ang pinaka-special pa sa dito sa atomizer na ito, mga ipop, is meron siyang LED light. Ayan, nakikita nyo. Then, bago tayo mag-unbox, isang cloud check muna tayo. Alright, so ito na nga yung box ng ating Torch RTA by DJ Flavor. So sa may harap ng box natin, plain lang siya mga ipop. Ayan, meron tayong logo dyan ng DJ Flavor. Then dito sa may side, ayan nakasulat DJ Flavor. Kabilang side, ganun pa rin sa may likod. Specifications ng RTA natin at kung anong color na meron tayo sa loob. Company details sa may baba. Ayan, meron silang partnership sa Geek Vape dahil yan ang nakalagay dyan. Then sample box tong sa akin mga ipop. Kaya hindi ko sure kung anong itsura talaga ng retail packaging nila. Ngayon, diretso na tayo sa loob ng box. Meron tayong dalawang ziplock sa loob ng box. So, isa na merong kasamang tool, mga spare o-ring, spare drip tip, 810 drip tip siya mga ipop. Then, isang adapter para sa 510 drip tip. Then, yung isa namang ziplock natin is merong cotton and wire. So, yung laman niyang wire is fused Clapton, 28 gauge. Meron siyang resistance na 0.4 ohm. Isang spare bubble glass. Isang user manual. And last, yung mismong RTA natin, ang Torch RTA. So, yung naka-pre-installed sa kanya na glass mga ipop is bubble glass din na merong capacity na 5.5 ml ng e-liquid. Then, makikita natin sa may loob ng chamber natin, yung logo ng DJ Flavor, ganun din sa kabilang side. Dito naman sa may ilalim, meron tayong naka-engrave na DJ Flavor. Then, eto yung may mga guhit-guhit kung saan kakapit yung kamay natin kapag binuksan natin yung mismong build deck niya. Then, dito sa may ilalim, ayan, meron nakalagay na Torch DJ Flavor, then designed by DJ Flavor, made in China. Then makikita natin na nakafix na yung gold plated 510 pin natin dyan. Ngayon dito naman sa bandang taas yung airflow control natin. So top airflow siya mga ipop. Then slide lang natin yan and adjust depende sa gusto nyo. Then papunta naman sa fill port natin mga ipop. Makita nyo itong may mga guhit-guhit din. So dyan natin nahahawakan siya. Then ititwist lang natin siya ng parang mga halfway o halos wala pa. Then hihilain na natin siya palabas. So familiar na rin naman kayo sa ganitong style ng pag-open. And ayan, makita na natin yung mismong mga fill port natin na malikalakihan. So hindi tayo mahihirapan mag-refill sa kanya. So pag ibabalik natin siya, ganun lang rin, ipasok natin siya, then twist lang natin siya ng konti. Then ang drip tip naman natin is merong size na 810. Ngayon punta naman tayo sa mismong build deck niya mga ipop. So iti-thread out lang natin itong pinakailalim. Okay, so itong build deck natin mga ipop is pwede siya ng dual coil or single coil. So kung mapapansin nyo, ito yung may kulay gold na screws. Yan yung sa positive side natin. Then kabila naman is negative side. So ibig sabihin, isang paa ng coil natin dito at isang paa dito sa kabila. Then ayan, makikita natin dito tayo maglalagay ng cotton. Then dito sa may baba, itong sa may rubber na ito mga ipop is meron siyang LED light na makikita natin every time na magpa-fire tayo. So naka-ano lang siya, naka-shuffle lang yung kulay na lumalabas sa kanya. Hindi na natin siya masiset. And hindi rin siya nato-turn off. Then dito sa may part na to mga ipop, ayan yung parang meron siyang metal pa dyan. So kailangan nakatapat yan dito sa pinaka inner chamber natin mga ipop. So pagka halimbawa nag-build ka, pwedeng mauna na ikabit mo na to, then saka maisusunod itong mismong tank natin. Or pwede rin na ikabit mo na to dito, saka mo na lang siya isasakto papunta dyan. So kung mapansin nyo yung inner chamber natin mga ipop is may pagka honeycomb style siya. So ganyan ang daan ng air holes natin papunta na tatama dun sa coil natin. Okay, so ngayon build natin siya mga ipop. Ito yung kasama na wire dun sa loob ng box natin. And ang gagawin ko is ikakat ko na to mga ipop. Kasi ayan, makikita nyo kapag dilawagan natin to, ipapasok natin dyan yung wire. Then dito ikakat natin yung mga sobra. So ang gagawin ko is ikakat ko na siya para pagkabit ko diretso na yun. Alright, so naikabit ko na yung dalawang wire natin mga ipop. And ayan, test fire tayo, makikita nyo na yung LED light natin dyan sa may ilalim. So palagay ko okay na yan. At medyo pantay na rin naman siya. So lagyan na tayo ng cotton. Alright, so dito nga natin nilalagay yung cotton natin mga ipop. And kung mapapansin nyo, medyo mataas siya. Nandito yung coil natin, ang baba pa ng pinanggalingan niya. Kaya paglalagay ng cotton natin dito mga ipop, hindi kailangan na masikip.
maganda sakto lang. Wag lang naman yung sobrang luwag. Kasi pag maluwag naman is, kahit sabihin mong top airflow to, minsan magpa-flood ng juice dyan kung sobrang luwag naman. So, kaya ang gagawin ko dito is medyo linipisan ko tong mga dulo niya. Ayan, ng konti. Then makikita nyo mga ipuff, ayan, tumagos na siya dito sa may ilalim. Hindi kailangan na sobra-sobra yung cotton natin dyan. Basta importante, matakpan mo yung butas na yan kung saan tayo maglalagay ng cotton. Okay, so test fire tayo mga ipuff. Ipa-fire ko siya ng 70 watts. Ang naging resistance ng coil natin is 0.12 ohm. Na-refillan ko na siya mga ipuff and test fire natin nang makita niya rin yung LED light niya kapag may juice na. Alright, so yun na siguro para sa RTA na ito mga ipuff. Ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pang mga detalye tungkol dito sa Torch RTA. Alright, so yun mga ipuff, nakita nyo na yung unboxing natin and yung specifications niya. So ngayon punta na tayo sa mga masasabi ko dito sa RTA na to. So unang-una, top airflow siya mga ipuff. So para sa akin, mas gusto ko yan dahil naiiwasan talaga natin yung pagli-leak or moist sa mod natin. Kasi usually yan mga ipuff, kung nandito yung air holes natin, nagbabasa-basa talaga tong part na to. Which is normal lang naman. Kasi syempre, vapor siya, so nagmo-moist siya. Pero sa top airflow mga ipuff is maiiwasan natin yon. Ang importante lang talaga sa ganito mga ipuff, katulad nung pinakita ko nung nag-build tayo, is kailangan maganda yung pagkakalagay nyo ng cotton. So, kapag sumobra ka sa pagluwag ng mga ipuff, kahit sabihin natin yung leak-proof siya, so pagka sobrang luwag yung pagkakalagay mo ng cotton doon, mangyayari is magiging flooded yung juice natin sa loob. Then, kapag ginamit mo siya, magtatalsikan yung juice sa'yo at yung iba is malalasahan mo talaga siya ng totoo. Then, kung sobrang sikip naman, dahil nakita nyo medyo mataas yung deck niya, so, yung coil natin mula dun papunta sa pinakadinadaanan ng juice, ang mangyayari naman kung masikip yun is madadry heat ka naman. Kaya talagang kailangan makuha mo yung saktong paglalagay ng cotton dito. Pero yun, once na makuha mo na yun, wala ka ng problema. Then, pagdating naman sa LED light natin mga ipuff. So, pagdating naman dyan, nakadepende na yun sa tao. So, siguro merong ibang mga tao na hindi komportable na ganyan. Lalo na sa public na umiilaw-ilaw pang ganyan. Pero para naman sa akin, mga ipuff, talagang mas gusto ko yung ganito na may LED light. Kasi talagang gusto ko yung mga ilaw na yan. Then, sa size naman ng atomizer natin, mga ipuff, hindi ko sure kung nabanggit ko kanina sa unboxing natin. 26mm in diameter yung size niya. So, ginagamit ko siya ngayon dito sa Obelisk 120. So, ayan, wala namang sumobra sa kanya sa kabilang side. So, para sa akin, mga 25 to 26 yan, okay na yan. Pagka mga 28mm in diameter, medyo may kalakihan na talaga yon. Pero naman tayo sa performance niya, mga ipuff. So, gagamitin ko siya ng 70 watts. Yung gamit kong coil is yung kasama niya dun sa box niya. Dual coil tayo. Then, ang air holes ko is hinahalfway ko lang siya. Alright, so yun mga ipuff, nakita nyo naman kung gaano siya kalakas. And syempre, kaya netong mag-produce ng malakas na vapor. Then pagdating naman sa flavor mga ipuff, nandun nalalasahan ko na maayos yung juice natin. And nakita nyo naman yung style ng inner chamber natin doon. Honeycomb style siya. So pagka ganun is mas nagiging maganda yung daloy ng hangin sa loob. So naalala ko dito mga ipuff, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero nagkaroon dati, siguro mga 1 year ago, 2 years ago, yung parang tube siya na may LED light. So palagay ko babagay itong atomizer na to doon. Hindi ako nagkaroon ng tube na yung mga ipuff. Yung tube siya na parang variable. Pero nakalimutan ko rin yung pangalan. Basta yun. So para sa mga tao na mahilig sa mga LED light, sigurado magugustuhan nyo to. Alright, so yun mga ipuff. Overall, masasabi ko dito sa RTA na to. Maganda yung pagkakagawa nila. Leak-proof siya. Merong LED light na gustong gusto ko, top airflow tayo, kaya niya mag-produce sa malakas na vapor, kasama na rin na nandun yung flavor natin. So kung naghanap ka ng isa sa mga bagong atomizer ngayon, malamang isa to sa pagpipilian mo. And yun na siguro para sa video na to mga ipuff. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Vape safe!